Parang kulang na tayo sa walis, ano? Ha? Oy, ayan na mga farmer, back to project tayo. Ayan. Finally, na-clear na rin yung ano dito. Acacia. Ayun, marami-rami pa lang naputol. At least. Tapos ito. Naputol na din ba? Hindi mo pa dinali yung anong yung kong, oh, yung patay na ano, sanga? Baka may mga aksidente. Na. Patay na 'yan. Oh. Delicates. Oh, akyatin mo na. Ini, delikado po ito. Ayan, oh. Let's get ready to rumble bukas. Ayan, meron na naman tayong dalawang baboy, mga ka-farmer. Yung itim ang unahin mo, bo. Baka walang pumunta bukas. Wala tayong, walang reservation. Ewan ko kung anong mangyayari bukas. Bahala na. Ayan, panalangin natin na merong pumunta, mga ka-farmer. So, Linggo, meron naman. Farmer Jonathan. And family, hindi pala siya, yung family niya ay 10 daw. Tapos mayroon pa atang tawag din kay Bebe na ano, Linggo pupunta. So tingnan natin, ang target natin bukas ay 18 kilos ang maibenta. 2 kilos pa lang daw ang sigurado dahil may nagpapadeliver going to Mabalacat. Ayan, sa mga gusto pong magpadeliver ng lechon na medyo ano, i-arrange nyo po sa akin bandang Angeles and San Fernando. Si Romel po willing maghatid, lalong lalo na kung wala naman siyang deliver kagaya po bukas. So mga bandang Angeles and Arayat, ay Arayat, bandang Magalang yan, Angeles and San Fernando. O per kilo pwede po siyang mag-deliver daw. At aanuhin niya yan, iisa-isahin niya. Meron naman siyang ano sa motor, ano, imumotor niya po. So per tab tayo, pwede naman kahit sa Linggo po, pagka ano, kung wala naman deliver, eh, pwede yun i-buy ano natin, kaya yan, para at least eh, di ba, mga ka-farmer, walang ano, hindi ako makakapunta dyan, pa-deliver ako ng 1 kilo dito sa ano, kung may mga kasabay, di ba, pwede yan, another ano na naman yan, milestone. Ano natin, wow, maliwalas. Ito kung kahit ito lang, oh, yung medyo mababa lang, para medyo ano na, aliwalas na dito. San malilis bukas, ano na, kapag walis na, wag naman sanang lumakas ang ulan at ayun, ako po, ayan, bagyo-bagyo, maglaglaga naman yung mga dahon. Dumating na yung ano, hanging light natin. Malaki, sabi ni Papa, may dumating na malaki sa iyo, Ana. Hindi ko, ano kaya 'yon? Nakalimutan ko na naman 'yung pala 'yung ano, 'yung drop light natin dito. Ayun, kabit na rin pala ni na 'yung electric pan, hindi pa rin nakabit. Ah, nag-ano siya. Nag-chop yata siya ng lechon na pangluto bukas. Ito na 'yung saksakan. Yung electric pan ang hindi na ikabit. Oh, ayan na yung saksakan. Konting kembot pa. Next week po, God willing, eh, matatapos natin yan. Nakabit na yung ilaw, plus yung mga kailangan dito. Electric fan. Para masubukan to ng gabi.
Pwede mag-dinner dito ng gabi. Oh. Sabi ko nga, maglagay ng ilaw, yung patakbo ng kuryente doon. Kasi yung mga poste diyan kahit ilaw lang na ano ba? Ayoko na solar, mahina eh. Cobra. Tapos dito, isa. Yan. Tapos checkin natin itong inaano nila. Ay, may nakapag-deliver ng buhangin. Buti na lang si Marisa, anytime pag message mo, okay po. Oh, naandyan na agad. Wala pa rin siya, no? Ba? Papayam nga eh. Prangkaso niya, masakit daw yung kanyang likod. Hindi ko alam kung lower back ba. Ang mahirap pag lower back eh. Okay na pala, ang taas na oh. Yan na, mga ka-farmer, ang taas na. Galing pala ako ng ano, Orani and the Balanga. Masaya kahit mag-isa lang po ako, Orani. Solo flight. So, ayun. Balanga, Bataan. Meron tayong, yan no. Meron tayong biniling konting dried fish. Ayan. Mataas na rin pala. Pwede na. Tapos ceiling panel natin dito eh ano na, PVC. Yan, shoutout pala kay Leo Chavez. Brother, sukatan mo. Habi ko tol, ang gusto ni Papa yan may salamin para maliwanag daw. Eh, alam mo naman si Leo, pinapasukatan agad at igagawa tayo ng UPVC niya, yung mga ritaso niya doon. Kaya lang, sabi ko nga tol, ang gusto nga eh ano, hindi na nga nalagyan dito. Usapan namin, meron din dito kasi nga yung hangin, pag sinarado mo, hindi papasok kung walang lusutan, 'di ba? So, baka dito lalagyan ni Papa Yam. Oo nga, din sa taas. Baka diyan na lang. Pwede din naman po. Grills na lang diyan ano. Tama, pwede 'yan. Ganunan. Ayan dito. Hindi na nila inasintahan eh. Mapapalagyan natin. Baka diyan na lang nga. Ay, hindi din. Apa talaga dito. Well, okay na rin. Sana pumasok ang hangin. Kasi pag ikaw ay nagko-concentrate at nakaupo na sa trono, mga farmer, at medyo mainit ang panahon, ay tagaktak ang pawis mo dyan. Ay, buti kong bugrit. Sabi sa Bicol, bugrit. Late na naman si Nebe, habi ko magpalinis ng maaga-aga para medyo maaga matapos. Papakain pa ako ng kalapati. Kaka-uwi ko lang. 4:30. Meron pa akong ibang linakad kasi. Kumbaga side trip lang yon. Meron talagang mas importante tayong ano, pinuntahan. Parang kulang na tayo sa walis, ano? Ha? Sipag kasi magwalis ni Rambo tsaka ni Puroy eh. Kagad na uupod. So, ayan. Kagabi ba dito yung malakas na ulan? Kakulog? Ha? Wa, nasa kwarto kami, naririnig ko, kala ko malayo eh. Ha? Dito pala yon? Nakala ko malayo. Hindi kami nakatulog eh. Ha? Hindi kami nakatulog. Sobrang malakas talaga? Di tama-tama natunaw yung abono, no, Kong? Na, doon sa dulo, no? Ayos. Mga tatlong araw, masisip-sip niya na yon. Iepekto na yon. Aliwalas, oh. Nawala yung mga dahon. Ganda naman yan mga farmer kasi mga sumasabit-sabit na nga. Masabit na sasakyan.
Pero pag nasimento na ito, ang ganda na. Hanggang dyan lang. Malay mo, pagkaloob sa atin na mapaayos yung dulo ng fish pan, ang ganda. Paplanuhan ko ng maigi yan. Ako na ang mag tambak kung hanggang saan, kasi syempre yung level lang naman ang inahabol eh, doon. Pero tutuyuin na naman ang fish pan noon, kasi doon tayo kukuha ng kaunting tambak sa fish pan. At the same time, mapalalim din yung fish pan, mas maganda. Kailangan natin bumili ng maraming walis, mga ka-farmer. Maliwalas na. Sana may pumunta bukas. So, pwede din naman tayong mag pa-deliver. Ayan. Mga gustong magpa-deliver ng lechon, mga farmer, ayan, pwede tayong mag-deliver pala sa yung mga bandang Angeles, San Fernando. Ayan, si Romel, sinabi niya na sa akin yan, willing daw siya takbuhin yan. Motor, mabilis lang daw yon. Kasi mayroong mabalakat eh. Ewan ko kay ano, check ko po sa kanya. Kung wala siyang biyahe niyan, kukunin niya yan. Sana may sumabay. Pwede din naman ano. Andang mabalakat, San Fernando. Ipopost tayo sa ano, YouTube at Facebook page. Aba, nahuhulog yata mga langgam. Nagpunta na dito si Papa Yam. Ba, naka-recover na agad? Tibay ah. Ha? Paano kaya tayo magpapatakbo ng ano dito, kuryente? Kaya lang yung ilaw. Di tayo pwede magdugtong dito ng tubo yon? O ibang tubo na? Ibang tubo na, no? Ididikit na lang natin dito, no? Kahit mga ilang feet lang, kahit mga 12 feet siguro. Cobra type lang, na kahit dalawa lang siguro. Pasok. Para sa future na din yan, baka mamaya abutin tayo ng gabi, di may ilaw ka na dito, di ba? May mga ilaw ka na dyan, no? Maraming nagsasabi, ba't di mo man paabuti ng gabi? Mapagawa ko yung sinin. Ayun nga, pagka ano, di ilaw nga talaga, no? Sa gabi. Palibutan mo ng ilaw. Oo. Ito, ilaw. Isa doon siguro sa kanto. Ayoko ng solar. Mahina ang solar. Ganda yung cobra, no? Agayo doon sa... yung sa... Oh. Oh. Yun maganda yung solar na yun. Pero 9,000 yun dyan. Industrial solar yun. Pero yung sa mga kikita mo lang sa Shopee na mga ano, no? Peke. Pero yung ano, yung yun na lang. Cobra. 100 watts lang, pwede na, yung medyo maliit niya. Mura lang yun, hindi naman ganun kamahal eh. Kasi 4,000 yung doon nilagay ko sa court eh. Yung 100 watts, maliwanag na rin naman. Ha? Yung tubig saan? Ah...
magpadaan ka pa dito. Pwede din. Adoon na natin nung hukayan. Sinasabi ko na kayo tatay. Oo, mas maganda kayo. Doon na ang takbo, no? Yung tubig na galing doon sa kabila. Kaya tubig dito, kung patagman, dito na malalagpas. Ay, hindi naman. Kasi kung magtatambak na doon, tosang na lang, no? Patakbo. Ha? Hindi, kunyari, ayusin na natin yun doon. Kasi yung future ang iniisip natin, eh. Kailangan yung gagawin natin according na sa future plan natin. Hindi na yung dito natin ilalagay, tapos pagka naglagay tayo dyan, titibagin na naman natin, masasayang yung ano. Kailangan nakaabang na. Di ba? Hindi po pwedeng yung sirain na lang ulit, hindi palita. Hindi, maganda yung nakaano na tayo. Para show step by step na tayo na ano. Kumbaga, kung ano man ang gawin natin yan, hindi na maapektuhan yung ano natin, mga previous project. Nagkaroon na naman ako ng idea kasi pinagdi-discuss namin ni Junjun. Di-discuss kami. Ako may problema tayo Jun, December. Kasi sabi ko, ngayon, nagdi-discuss kami about business point of view, mga farmer, diba? So, itong ginagawa namin na to, na per kilo, nag-dine in, parang nagtatanim eh, na yung word of mouth, diba? Marami ang nakakakain, isipin mo, diba? So, kahit isa lang ang makakain dyan, yung family, makukwentuhan, masarap yung lechon nila dyan. So, ang point ko is sabi ko magkakaalaman niya sa December kasi ha December marami ang mga kailangan ng lechon. Sabi ko ang problema natin freezer nga pala wala pa tayo. So bigla ko naisip kasi iniisip ko pa ang farmer paano dadalhin dito i-deliver na yung van na ano yun eh yung rep van lang ba paano i-deliver na paano namin bibitbitin ka kung saan sulok. Pinakamaganda palang space dito na oh. Ayan na oh. Itatabi na natin dito. Total luluwag naman na po yung ating parking dito. Diba? Maluwag na yung parking. Ayan na mga ka-farmer. 10 feet lang naman yung 14 feet eh. Tapos sabi ko sa kanya, eh ako naman bilang ano, ewan ko, sabihin mo ng proactive. Kasi kaya minsan naiinis ako minsan bilang isang tao normal na pagka yung laging kulang sa naghahabol ayoko nang ganun eh ayoko yung laging naghahabol ng oras gusto ko kahit sa trabaho po nung ako po ay madalas pagka ako ay opening let's say 7 o'clock ang schedule minsan 6:30 na andyan na po ako. Mas gusto ko na yung ahead of time kaysa yung papasok ka nga ng alas 7. Alam mo naman yung ipiprepare mo, kakapusin ka. Kasi minsan may magkakape na ng umaga. Iinit ulo mo, magpiprepare ka, may mga nag-order na. So, ang gusto ko, pagdating ng 7, open na. Wala na. Kahit tulak ka sa oras, walang problema. At least, hindi ka na laging naghahabol sa oras. So, ganun din po. E ngayon, ito sabi ko, naisip ko, freezer, pag isa lang, paano pag nasira? So, maganda kung dalawa. Diba? May backup ka nga na isa. Actually, nasabi ko na din yan last mga previous vlog natin. So, titingnan natin mga ka-farmer. Si ka-farmer Rudolf Fisher, meron nga din sinen na mag-ref ban ka, sabi niya. Pinakamaganda. Si Handy Manny naman, ating kaibigan din, sabi niya, ang problema naman po dun sa kung ikaw ay aasinta pa, lots of work, labor, and everything, matrabaho. Pero kung container ban na, naandyan na eh. Yun na daw po ang uso ngayon. Yung mga restaurant mga kainan sa Angeles, sabi ni ka-farmer Anthony, maraming yun na yung gamit. So, oo nga, no? Ayan na mga ka-farmer, oh. Lapit pa, di ba? So, December, hindi tayo mamumroblema. God willing, sana ipagkalob ng Panginoon. Alangin natin yan. Di ba? Pag-iipong na natin yan mga ka-farmer. Yan, dito. Isa lang o dalawa. Lagyan mo ng konting space dyan. Siguro 1 meter then usog mo na lang dito isa lang muna siguro mga farmer at titingnan natin kasi yung atrasa naman ng problema natin dito o kaya doon na kung papasimentohan na natin doon hanggang dyan sa kabila doon na sila mag money obra pwede naman ito dito perfect place na to para sa ating freezer sa baboy
Oh, parang cold room 'yun. At least kung mabitin man tayo, may nakaano na. At at the same time, marami po ang may menos diyan, pagkain ng baboy, hindi ka nabibili ng 2,000 pirsa kung mga farmer. Bigat din ah. Tapos hindi naman na lumalaki yung baboy mo, nami-maintain na lang yung laki, di ba? So might as well na pagdating ng baboy, oh, may dumating ngayon, kagaya ngayon, may dumating na naman 12. Bukas yan, iiyak na si Rambo, kakuya, wala na pagkain. Hindi naman pwedeng hindi pa kainin. Oh, ayun na. Nag-message na siya, kuya, wala nang pagkain yung baboy. Hmm. So, pinakamaganda, kung let's say ang konsumo ng container ay magkano, 'di ba? Kung nagpapakain ka naman ng sabihin mo 5 sako isang buwan, 'di ba? Plus yung amoy pa ng baboy. Mamimenos, wala nang amoy na mangyayari dyan dahil wala nang baboy na mag-iistak, wala nang ihi, wala nang, di ba? Maganda. Oh, wala nang magre-reklamo na amoy pa rin yung baboy, yung mapakasela na ilong. Although talaga naman, pag pumunta ka doon bandang hapon, aminado naman ako mga farmer, maamoy mo talaga. Pero hindi pong hahanapin mo. Di ba? Yung hahanapin mo talaga, amoy nga, amoy, amoy. Pero sabi ko nga, ako naman kung medyo maselan kayo at ano, talagang this place is not for you, di ba? Pero marami naman pong pumunta dito at okay naman sa kanila, approve naman. Oh, hindi na natin mapi-please lahat talaga. So ayun, ako naman, ino-improve natin unti-unti, hindi naman natin mabibigla yan. Oh, wala yan yan, meron na tayong Kubo Project. Maraming salamat sa suporta. Ayan. Rozel and Hansel, thank you. So, ayun po. Unti-unti lang. Tapos yung CR natin, oh, di ba? Tatapos na rin po yan. Mga siguro by December, tapos na yan. Joke lang. Ayun, mga farmer, di ba? Unti-unting mararating. So, ayan, bukas. Ewan ko kung nakabili na sila dahil maghahapon akong wala, mga farmer. Ayan, may duty pala ako sa church kasi. Ayan. So, ayan po. Sumaglit na ako ng balanga, hitting ano na, 2 birds na. Oh. Balanga in Orani. Ganda mga pa. Doon pala kaya pala maraming kitang doon. Dahil ang mga mangingisda sa Orani, mga farmer, meron mga fisherman ng Orani na kitang lang ang hinuhuli. Oh, tapos yung swahe, kaya marami po. Nako, ayan alas 6 na. Nag-overtime ang mga tropa. Nandiyan pa pala 'yung aking barako, mga ka-farmer. Oh. Kailangan 'yan i-tune up. Laging ano. Tune up lang naman ang kailangan 'yan. Hindi ko pa napapa-tune na. 50 ang sipa pa rin siya. Medyo ano lang. So, ayan. At hanggang dito na lang mga ka-farmer. Tinay yung pag-akit ko dito, mayroon pa akong naisip na oo nga ano, kasi 10 feet 10 footer dito lang yun, no? Dito lang yun, 10 footer dito. Dalawang 10 footer siguro. Tingnan natin. O yan, maraming pong salamat at magandang buhay.